Santo Ninyo, o daghang salamat sa naayo mo. Simbahon ta kayo, Santo Ninyo, Santo Ninyo, gugma ko. Ang palagay sa atong hamis si Señor Santo Ninyo na sa iyong ngalan din ang magkatigong isko sa pagkabilis sa Tinoo ang iyong pagkalipod maanaw ang kaninyong dalan. Maanaw sa kanimo. Mga higong akong kaisulan, nagkatigong kita din sa ngalan ng Jesus kansang pagkabata at ang ipasigungan niya sa imami o isilo sa Tinoo. Nagkita na sa atong katibulangan sa unang pang mga katibigan, dinigining atong kaputan, aking timaan sa iyang gusto ng paglipod o simbolo sa pagtuong atong dalawad niya sa dunya. Kaya kita ang mga anak na sa Diyos, pinagi sa atong pagkatibulangan, atong pagkalanduan sa magkaliyon, ang atong katong katungganan, isip mga Kristiyanos. Kasalamatan pa ang binuto sa pagtuo o ang pag-usap na hinunduman sa mga sulubong kasing-kasing ang mga gayon din na nasutilan kita sa ang amahan sa damang. Ang tanan, nagatumbi sa lalo sa Diyos sa magkakataon sa tanan, o kalino ang kalisoon na nakalakas ang kapuyang sa unang unang sa puno, sa puma, sa wala at buhas din ang buhatan. Kaya akong sila, akong sila, akong bagong sila. Kung sa mga muli ang pagsang pagaling at tuloy ang buhay, sa tanang mga buhay at mga santos, o kalino ang kalisoon, kalino ang pagkakamon sa buong ating Diyos. Kaluna natin sa Diyos ng mga kagawang sa tanan, pasayduan ang aming mga sala, dahil ang tagdaliya na sa kinabuhin tayo. Amen.
Amen, Ana, Sumanani. Ilunong kalamon na Diyos ang iyong buto na bisag niya sa tobos sa iyang kirayang tuwan. Uksibawon na lang ang satulilong ang Diyos. Nagamhanan bisag niya sa tuwiyang iyong pagkabata. Ibuang makasunod ka niya sa matindahan niya si Masin. Tabangin kami sa pagdawat o balka uban sa kanilang so sa kabata sa iyong kiriyan hindi ka namun o sa paglangan sa ganti sa isang sa mga mapahusan hindi ang ipangayo pinagi sa ang Kristo iwala nga buhay ka rin bandalin sa Espiritu Santo Diyos ang sakang sa mga Kristiyano na patay
ang Trinity. Kinuglogi ka ni Sir Rodrigo, sumala ni Sir Marcos. Kunyan ni Pani si Jesus sa sinaduga, upitin tao ang Diyos o tamo. May mga kausa dito na nangipakayo kumayon ba ni Jesus ang tao sa adlaw ipakulay. Ang natunas nga yung kasubog bakit kaniya. Si Jesus lingon sa mga tao, sa tao ang Diyos o tamo. Dungon na ni sa atubangan. Kunyan, iyan ipakutana ang mga tao. Kung sa may ituro sa atong balado na ang buhaton sa atlaw ang pagkulay, ang pagtamang patong paglaro, ang pagluwasbas at inabuhin sa tao o ang pagpatay. Kapag wala sila ito ba? Tulong hindi naglaro si Jesus sa tanggatanaw kanila kapag nasubusang siya tulong sa ilang pagkasayo o pagkagaling ulo. Kunya niya tinignan ang tao, ituyon ang inyong kamot, ituyon sa tao ang iyong kamot, huwag na ayaw kini. Busa, nanggula sa sinaguga ang mga Pariseo, huwag nakikita dahil sa mga sakot sa tuntok ni Herodes, huwag ilang ilaraw ang pagpatay ng Jesus. Mga Yesuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Naituro ang tao, Kristo. Question, my brothers and sisters, because when we talk about
the reality or the effects of devotion, we speak about feelings. We're not speaking about rationalization or thoughts from our mind na mapapatalaman natin kung ano ang kahalagahan ng devotion kay Señor Santo Niño, kundi yung mararamdaman natin galing sa kagutuan at tumutusok sa mga puso natin. Kasi pag ganyan mga kapatid, we're after about the feelings of each one of us. Then, mapapalunod tayo, mapapaiyak, at matututo tayong huwigit ng totoo sa harapan ng ating umahing Señor Santo Niño. Pero kung just only come here for just for the sake of participation, I don't believe kung maging makahulugan ang ating pagtunda dito. Dahil yung pangalawa na nalaman ko mga kapatid ay walang iba kundi every time na nagagating ako dito sa madaling araw na misa, novena ng ating buong Santo Niño, alam niyo parang kong tinatanong sa aking sarili, saan ba nag-umpisa ito? We know, my dear friends, my dear brothers and sisters, historically, ipinamalas ito sa atin ng isang pari. Pero, coming from the sacred scripture, saan po ba ito nag-umpisa na devotion? Saan po ba ito nag-umpisa na fiesta? And in my depression, I believe it came from Bethlehem. Doon mga kapatid nag-umpisa ang kapistahan ng buong Santo Niño. That is why kung titignan natin doon sa taas ang tema, Magnet of Love of the Citadel Church. Ano ang istorya? Kings, aside kay Maria at kay Jose, people go to Bethlehem to witness itong batang ating pinag-devotion, ang batang Jesus. Now, itanong ko naman, follow-up question, where is the Bethlehem ng ating mga pagkatao? My dear friends, my dear brothers and sisters, kung sasagutin ko yan, it is our hearts. Wherein, dito naninirahan at nagtuturo at nagsasalita ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Puso ng bawat isang tao. That is why, my dear brothers and sisters, the second part, lalo na sa ating Ebanghelyo, we talk about devotion, a parallel man in the synagogue. Tingnan niyo kung ano yung bangisan na tatlo. God invited the man na ipuyot ang kanyang kamay. Ano ba yung mga kapatid mga ang ibig sabihin doon? To value the importance of Christ's presence sa ating paghahanda sa kanyang kapistahan. Where is the presence of God? Again, kung ako naman ang sasagot niya, it is in the spirit of the sacrament of the Holy Eucharist. Where we will receive Him both body and blood in the sacrament of communion. We will eat. We will drink. Sabi pa nga ni Simpon, when we receive the body and blood of Jesus in the sacrament of communion, we are not the one who lives in our lives, but God lives in us. Kaya nung makisay mga kapatid sa ating Ebanghelyo, pangalawa, God invited
person to define what is the sacredness of life. Diba? Binigyan ng Panginoon ng pag-asa itong tao. And come on, Jesus said, stand up, you're healed. My dear friends, my dear brothers and sisters, hinayaan ng Panginoon ang kanyang sarili to incarnate, save like us, in order to teach the wisdom, the being of life that is sacred. Kaya tingnan ninyo mga kapatid, ang mapupuntahan ninyo ng ating devotion. God, and once again, will reveal sa kanyang pagpakatao kung saan tayo ay iligtas. He will face the path of suffering. In order for us, my dear brothers and sisters, that each one of us ay napakamahalaga sa pagka-Diyos, pagkatao, at puso ng ating buong Senyor Santo Dito. And in the third message of the Gospel, my dear brothers and sisters, God invites us to define what is our mission. In participation ng mission ng ating Panginoon. What is our mission? For the sake of Christ and for the sake of the Church and for the sake of other people. To end my homily, the third part, if we wanted to accomplish our mission in life, prepare what is our internal resources more than the external resources ng bawat isa sa atin. Prayer, compassion, and faithfulness. Ang Ginoong Hesus, maayo ang manuluyon o nagpatalinghog sa tanan-aton mga pag-ampok sa pamaagi na labing makaayo halong kanato. At na karong ihangad nga dito kung sila sa Tulio ang ating mga tuyuanan ni Hiling Novena Misa. Ang ating tubang, mag-ampok ito sa Ginoo, Senyor sa Tulio, kaduhin kami. Alam niya at
atong mga nagtampos, aron mabaharin ang ilang mga palaso, o aron pabilin silang musali sa Diyos. Magtampo kita sa Diyo. Isipun na pagusto mabuslan alam ka namin. Maalala nung yofilo hamun, mabayaw nato sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Diyo. Senyor, Santo Niyo, maluhin kami. Atong ihalan sa Diyo ang kanang intensyon o pagampo sa mga pilgrims o devotos ni Senyor, Santo Niyo. Apin na ang mga halal sa ilang minahal sa tinubuhi. Magtampo kita sa Diyo. Senyor, sa suling mo naluhin kami. Magtampo kita alam sa kalinaw sa ating nasun o sa tibuong kalibutan. Magtampo kita sa Diyo.
pagsul matang po kang aron ang ako galing sa pagkisyo dawatan ng tas Diyos na mahal makagamang sa tanan. O Diyos, among amahan, uban sa nasadya ng kasintasin o sa buhay na pagtuo, nagasulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa paggabada sa imong anak na nahimong sa kanamo. Imong apiling sa kritisyo din kami maghahatag kanimo sa amin ng pagsimba. Magpasiguli ka namang anak kanimo sa hindi. Pinamagitangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang binumana ka niyo,
Sa samang pagkatapos ang panihagan ni Kuwasiya sa kalis, ipasalamatan niyo pag-usap ni Hata, itiningan to sa iyong mga tinunan o bingan. Dawata kini o Panginoon ka mo, nga ganyan di ka niini. Kaya kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunay na kasabutan. Ang dugo ngayon na anang kalino alam sa tanang mga tao, aron ang mga sala papasay. Dawata kini, aron paghandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuon. Oh, God.
kanang mga daugan, ilabi na sa sana sa pagyumot, at ang kami sa kalinaw panunadnawa, ang Diyos sa kagawasan o justisya, ang imong katilingban, lulambo o maalagad punta kami sa hingit, samtang mapaabot kami ng malamuan sa pagbalik sa among hari, Diyos o manuluwas ng si Jesucristo. Thank you.
O Santo Ninyo, Jesus, na mahirap na pagkakaroon, katungod sa iyong kaloon, o pagkikumpa ka lang, aliya ikaw sa simbahan, nagipapinlog o ihanap ka ninyo, sa iyong kibukos, sa iyong santos naman. Nagasimba ako kanino, o bahan sa katilingban sa mga kulos, nagipaambit sa iyong kamahal, alon mahimong silang sa langit, sa pagkasantos mo, na wala'y katapusan. Nangamuyo ako kanino, nakatagan mo ako sa kaputi, sa akong tanap. Aron magpuyo ka na ako sa iyong santos na grasya, dinihiling ginabuhi. Magun niya magpuyo ako, ban kanino, sa kahimayaan sa langit. Amen. Diha sa kalinaw sa atong kasulasin, ako pa ngayon ni Senior Santo Mary, nandungon ng atong mga pag-aaral, mga provision ni Ilio Garistikahan, Sinigas. Pagkampukitam, O Jesus, nga matangi sa yamad, Senior Santo Ninyo, tuburan nga matukot sa nagduhod ako o nagsimakaroon sa imong kamahalan, nagaan ko kanimo nga itugot mo ang kanagdami. Nandagan mo Ginoo sa kahayag sa imong grasya ang mga erilis sa mga Diyos para makaila o magsimba sila sa imong pagkaliyos. Inakagawunta na nagbani kanimo ang mga sasana at minusugan. Pagkawalayan mo ang mga Daraka sa mga Diyos. Sa pag-alagan ka nimo, dinis sa yuta, o sa pag-imayo ka nimo sa langit. Amen. Daigon o sa ulugon ta ang sinimbahon ng ngalan ni Jesus. Palihog maglingkod ang may kalingkulan. Sa dili pa katapusan panalangin, aduna kitay mga pahibalo o mga pasalamat. Human sa panalangin, isip final song, himuon nato ang mubong na traditional religious sinulog, panguluhan sa atong mass presider o kaparingan. Ubanan usap kini sa University of Southern Philippines Foundation Dancers sa ilang halad nga sinulog. Apilan ka kini. Pasalamat ganto sa tumahal na Senior Santo Ninyo. Human sa sinulog, ihangyo ang tanang na nanambong diri sa sulod sa Basilica Pilgrim Center sa pagpagawas dayon o dili magdugay sa pag-picture taking. Aron sa pagkasunod dayon ang dagang deboto na nagbuhat sa gawa sa entrance gate. Sa pagpagawas unya, pagginaginay o pagpasensyay lang, ugway tukmuray. Uban sa pagbantay sa atong mga bag o pitaka, aron dili kini bawani. Ugming bahina, sa ngalan sa tanang kapariang Agustino, dili sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu, inasingkasing o mainito natong pasalamatan, ang tanang nakatampo sa kalampusan sa alas 4 sa hapon, gali sa Lubina, niining ikapitong adlaw sa Lubinaryo. Ngadto sa Mass of Pilgrim Sponsors, Praying Communities, Florist of the Day, sa Huni Habagat USPF Coral, Mass Servers, Fiesta Committees, Medical First Aiders, ug tanang Volunteers, LGU, Government Traffic Safety and Security Agencies, Mass Media Outlets ug Reporters, ug sa tanang mga bisita o deboto na mitambong karon dinhi ug sa online sa kanila o kanatong tanan, masipang pagpasalamat. Pasalamatan usab nato ang mga paring mikonsilibrar dinhi sa karon. Ato sila natagan sa masipang pagpasalamat. Siya mao ang chaplain sa Philippine Coast Guard Central Visayas. Siya si Reverend Father Rolly Tabulay, masipang pag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 
salamat alang kanina. Uglabaw sa tanan, sa atong ipasinunggan ni atong Santos na Eucharistia, ang batang Jesus si Senior Santo ninyo, ang sanay ng pagpira ng masipang pamba. Pinapit Senior! Viva Senior Santo ninyo! Viva Senior! Viva Pit Senior! Viva Pit Senior! Ay nga masipang pamba ng Senior Santo ninyo! Daghang salamat! Umalihog manindog ang tanayan alam sa katapusang panalangin. Sa titipan nato, panalanginan ang mga pinusong umahe sa ating ilo, sa mga santos o sa mga pinusong butang para sa depusyon, kami magpahinundong na ang pinaka-importante na panalangin mao ang pulong sa pag-angkot. Busa karong panahuna, kato lamang panalanginan itong pinaangas sa pag-angkot ang pinusumbahan o ang blessing for religious articles. Hindi nato makahimuan ang pagtindita. Palihog, iisa ang inyong mga umahe ni Sr. Santo Ninyo o ang ubang gamit sa dibusyon para sa panalangin. Mag-angko kita. Amahan sa langit, nagod kay imong ipadala ang imong espirito ngani sa among mga kasing-kasing arong pagtudlo ka namo sa pag-angko. Bindisyoni kining mga kahimanan sa dibusyon. Pagtudloy kami sa paggamit niini aron magatabang ka namo alang sa kasing-kasing o maligtong mapag-angko. Imo ang Ginoo nga magpadayon kami sa pagtubo diha sa pag-angko o makapahimuot kami kanimo kanunay dinhi sa among kinabuhi. Ang tanang pagdayo ni Maya, alang kanimo amahan, pinaginis ko iso ang manluwas, diha sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahanguran. Amen. Ang kinuman kaninyo, anausap kaninyo. Atong iduko ang atong mga ulo, o atong pangayon ang panalangin sa Diyos. Si Senior Santo Ninyo, manalipod onta o manalangin sa atong nasunuban sa kahunda sa iyang grasya. Amen. Magiya onta siya sa atong mga pangulo sa dalan sa kaamayan. Amen. Panalangin onta niya ang atong simbahan o ang katuyuanan ni ini. Amen. Desikon onta niya ang atong mga kabatan-unan o panalipdan ng atong mga kabataan. Amen. Pugkos mo ang takitahan niya sa usap-usap, inubanan sa iyang tukma. Amen. Manalangin kaninyo ang Diyos ng makagawang sa tanan, Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang atong isa, dadal ninyo ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Fit Senyo! Fit Senyo! Fit Senyo! Fit Senyo! Fit Senyo!